First on the hot take, we have the heartstrong phenom of Batangas. Welcome to the outside world, Alyssa Valdez! Hi, Gretchen! Ho, ho, ho! Sulit ba ang pagpasok mo sa bahay ni Kuya? May mga pagkukulang ako dahil... Proud ako sa'yo, hindi ka na-evict. Gusto ko lang sabihin, isa ako doon sa mga sumuporta sa'yo. Wow! Ah. Alam mo kung anong nire-reactan ko? Kami nila Ella, nila Sinjin. Okay. Yung mga rapping-rapping mo na anong simpleng tao. Simpleng tao. Pulan mo nga kami ng konti. Oh my God! Alam naman tayo, pag binigyan ng challenge, talagang confidence lang yung ipapanglaban natin. Anong sinabi ng magulang mo sa'yo pag labas mo ng bahay? Bakit hindi mo alam kung kailan igay ang patatas pag gumagawa ng adobo? Sabi ko talaga, oh my God. Sa big winner or national team? Ano ba? Welcome to the outside world, Alyssa Valdez! Wow! Hi, Gretchen! Ho, ho, ho! Hello, it's nice to see you, grabe. Antigal hello, Ineng! Ng... Gusto ko yung ho, 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 parang delayed Christmas greeting, ha? Oo nga, eh. Kasi kakalabas lang. Teka, anong buwan ka ba pumasok sa bahay ni Kuya? Mga October. October 16 kami pumasok. So total mga 3 months. O, binati nga kita sa Twitter, eh. Tapos parang sumasagot ka. Sabi ko, teka lang, Alyssa, umamin ka, ikaw talaga to, no? Meron ka talagang cellphone dyan sa bahay ni Kuya. Oo nga, parang mas active pa siya yung nasa loob ako. Pero handle siya ng management ko. Pero bago yon, kamustahin ka muna namin. Kasi nga, ikaw ay kagagaling mo lang sa COVID-19. I'm feeling well talaga. After ilang days, siguro mga after 3 to 4 days, I felt better na rin. I got tested then and then negative na talaga. Nag-workout na sa labas din ng bahay. Hindi na naka-quarantine for the first time. Natakot ka ba? Anong pinagdaanan mo? Kasi sabi nila medyo nakaka-apekto sa mental health yung COVID. I've been in quarantines naman din in the PBB house with the other housemates. Parang ganun yung feeling eh, na nasa loob lang ang bahay. So hindi rin siya masyadong naka-affect. Parang I took that time talaga to rest. Ginamit ko yung time na yun para maka-recover din. Kasi syempre, iba din yung experience sa loob ng bahay. Ni Kuya, it's more of mentally rin talaga. You have to keep on like, parang lagi kang mag-iisip kasi hindi mo alam yung mga mangyayari. So, doon ako, yun yung pinakaiba sa sak na naranasan ko. Since dito sa labas, very systematic, organized talaga lahat. Doon talaga, kung ano yung harap sa'yo, you have to be prepared. Nagulat ka ba paglabas mo? Pagkalabas ko na lang talaga, Gretch, nalaman na may mga sumusuporta din talaga. Nagtuloy yung suporta ng Alfinity ng ibang sa volleyball community din. May mga iba pang mga supporters na talagang natuwa din sa mga ipinakita natin sa loob ng bahay ni Kuya. Parang hindi ako din na-nominate. So, hindi ko rin na-test or na-kita kung ano ba talaga ako hanggang saan ba yung support din na makukuha ko. But nung dumating sa point na hanggang top 2 na, talaga hindi ko rin... Nagulat ako na ganun pala yung feedback din and suporta ng mga nasa labas. Gusto ko lang sabihin, isa ako dun sa mga sumuporta sa'yo, wow! Ha? Wow! Nagpo-post ako, ha? Oo, sa Twitter. Alam mo kung anong nire-reactan ko? Kami nila Ella, nila Sinjin. Okay. Okay. Yung mga rapping-rapping mo na anong simpleng tao. Simpleng tao. Tapos yung mga... ano, sampulan mo nga kami ng konti. Oh my gosh! Nakakaloka ka! Sabi ko, sky high yung confidence ni Alyssa dito sa Pinoy Big Brother. Hindi man lang nahiya. Dati pagka ginagawa mo yun sa loob ng dorm room, parang tayo-tayo lang okay lang. Pero yung nakita lang, lakas na loob nito, teka lang! Mag-audition ba to? Change career na ba to? Oh my God. Pero exactly the point, Gretch, as in, you feel like you're just with your friends kasi. So you get to do it inside. And you don't know kung may manonood pa talaga. So hindi ka masyadong, parang hindi ka masyadong camera conscious, kumbaga. Kasi kahit naman tayo-tayo, di ba, puro kabaliwan din talaga yung ginagawa na sa court. So parang pag andun, parang you have to be yourself talaga eh. So gagawin mo lang din talaga. Tsaka it's fun to experience it with other housemates din. Na parang nakikita nila na parang yung mga athletes also meron din naman talagang side na talagang
human beings din sila na kalog din talaga, may fun side din talaga sila. Hindi lang sila seryoso sa court. Ganun mo ba tinignan si Big Brother, parang coach? Kasi narinig din namin, no? Pumasok ka sa bahay, opo. Opo, kuya. Opo. Para talagang coach ang kausap mo. Totoo. Para siyang coach, para siyang mentor talaga. Ramdam na ramdam. Parang kilalang kilala ka ni kuya pag nagsasalita siya, pag kinakausap ka niya. So, alam mo yung parang may tiwala ka rin talaga sa kanya na pinapagawa niya to sa'yo. Hindi naman para ipahiya ka, pero para makita mo talaga kung hanggang saan yung kakayanan mo. At nakita ko naman, Gretch, na talagang buti na lang may volleyball. Hindi, si kuya pag nasa confession room, lagi niya sasabihin. Yung sasabihin niya, Eliza, kailangan mong kumanta or ganyan-yan. Tapos sabihin niya lagi sa akin, good luck, Eliza. Gagano siya. As in, sabi ko, grabe, kuya, na-inspire talaga ako. As in, kailangan ko talaga ng luck. Father figure talaga siya sa amin. Kasi parang kinatatakutan ko siya eh. Nakakatakot yung boses niya. Sabi ko nga, ang galing ni kuya, kasi kahit boses lang, yung emotions niya talaga, kunwari medyo papangaralan niya kami, iba din yung voice niya. Pag nakikipagbiruan siya sa amin, iba din yung ano niya, mararamdaman mo talaga siya kahit hindi mo siya nakikita. Ikumpara mo siya sa lahat ng coaches na nadaanan mo. It's a combination of everything. Oo, pinagsasabihan din talaga kami ni kuya. So, lagi ko naiisip yan, sina Coach Kung Fu, mga words talaga ni kuya, grabe, ang lalalim, ganyan. So, si Coach Kung Fu, si Sir Vince, na coach ko ng high school. Pag medyo biruan naman, maaalala ko si Coach Roger, kasi si Coach Roger yung matitrip din sa atin, pag nakikipagbiruan din siya sa atin. At si Coach Tai din naman talaga, ay makikita ko kay Coach, kay Kuya, dahil yung mga kala mo hindi mo magagawa, talagang mawawalan ka ng choice, gawin mo, tapos mapaproud ka din sa self mo na tinry mo din talaga siya. Parang hindi naman ako nakaramdam sa'yo ng hiya. Naman hesitation. Oh my God. Hiyang-hiya ako nung, lalo na nung rap, Gretch. Kasi I was the only one na mag-rap. So, pag nagpa-practice talaga, sobrang lakas pala ng boses ko, hindi ko alam. Hindi sila nakaka-practice. Sabi ko talaga, oh my God, nakakahiya pala. Tapos realize ko na lang na sobrang lakas ng boses ko, parang nasa isang nasa room kami. Tapos sabi niya, oh my God, sabi ko, sorry guys, ang lakas ng boses ko. Sabi nilang mga housemates. Nung Monday pa, isang linggo ka na namin pinapakinggan pa. Oo. Kakayanin ko ba pag ako pumasok? Ay naku, Gretch, feeling ko mag-e-enjoy ka sa mga tasks ni kuya. Kasi sa sobrang... competitive ako. Yes. Pero kakayanin ko ba mentally? Baka hindi, no? Kakayanin mo. Kakayanin mo siya. It's such a humbling experience also for me. Tapos sabi mo nga, nagutom ka din sa loob ng bahay ni kuya. Hindi naman. Okay, fun fact. Kasi minsan talaga nagugutom kami. Wala kaming dessert kasi sa bahay ni kuya. I mean, like yung panghimagas. Ah, dessert pala. Ang hanap. At ito yung segue ko. So, nakagawa kami ng parang sugar. Papapaki namin siya. Tapos nalagyan namin ng creamer, ganyan. Tapos after a week, tumating yung cream line. Oh, wow! Thanks, Creamline! Yun nga naman yung dahilan. Kaya po siya nag-sign up with Creamline. Kasi mahilig pala si Eliza sa dessert. Okay, puntahan naman natin yung mga kasama mo sa bahay ni Kuya. Anong difference? Sabi mo nga kanina, nakasama mo mga teammates, volleyball players sa loob ng dorm. Ito naman, kasama mo housemates. Anong difference ng mga atleta dun sa mga nakasama mo sa loob ng bahay ni Kuya? Na honestly, parang parehas lang aside sa ang mga rants natin ay about sa volleyball and about sa training and about sa coaches. The dynamics, super same lang. We're, parang pag nasa dorm, we're just, kunwari, students also or para patakitigan talaga. Kaya siguro one thing na grateful din talaga ako and advantage ko rin is to be in a team. Tapos nakasama ko din sa parang in a dorm pa. And nag-enjoy ako na pakisamahan din sila at kilalanin lahat. And ang kulit lang din talaga. Talaga makikita mo yung mga different sides ng bawat isa. Pag 24/7 kayo magkasama, nakakatuwa din. So feeling ko nagkaroon din ako ng advantage because nga part ako ng isang team. O, sino yung mga naging pinaka-close mo sa loob ng bahay ni kuya? Ayan, isa si Samantha talaga sa naging close ko. Siguro dahil, wala lang, siguro sanay tayo sa girls talaga na parang nagtutulungan. Tapos lagi siyang
nandun to help us, not just me, all the housemates. So, na-appreciate ko din talaga siya. And parang, ang kulit lang niya, kasi diba naman, hindi naman tayo nag-aayos si Gretch. So, katabi ko siya sa vanity mirror dun sa girl's bedroom. So, siya talaga yung lagi magpupush siya. Hindi, like, try mo to. So, parang, sa flip side, nakakita naman ako ng teammate sa labas ng bahay ni Kuya na parang talagang tutulungan ka to be to present yourself in a better way also. So, na-appreciate ko talaga siya. Okay, and kung siya, ihahalin tulad mo si Samantha sa isang teammate mo. Oh, it's a very nice question. Actually, okay, honestly, unang pumasok sa isip ko, ikaw. Ako? Oo. Kasi si Sam kasi, ano din siya, straightforward din siya, but in a nice way. So, di ba? So, ako hindi nice way, ganon. Hindi, sabihin ko pa lang, ganun ka, you can tell everyone kung ano yung gusto mong sabihin sa kanila. And mapaparating mo siya talaga ng maayos. So, ganun din si Samantha sa loob. Siya din talaga yung ganun sa amin. Parang, medyo nakakatanda. At talagang na-relate wow! Sinabihan pa ako matanda? Teka lang. Dalawa na yun, ha? Hoy, hindi naman nalalayo. I mean, pero nare-relay kasi nila yung nyo yung message talaga ng maayos. So, kaya feeling ko ikaw talaga. Tsaka nag-aayos ka na din, Gretch. So, wow. Push mo na. Yes, tingnan mo naman to. Teka lang, Alaysa. Your hair, ah. So, gulo. Si Madam Inuts, kung ihahalin tulad mo siya sa isang teammate mo, sino at bakit? Si Madam kasi sobrang motherly niya talaga. So, mayan tulad ko siya kay Mama Phil. Ah. Kasi sobrang maalaga si Phil, di ba, sa atin? As in, sa lahat ng times, mag-message ako, nasa na tayo, anong ginagawa, kumain ka na ba? So, feeling ko si Phil, grabe, ganun siya kaalaga. Si Brenda? Feeling ko si Ella, kasi di ba lagi tayong tao ng tao pag si Ella yung humihirit palagi. As in, quiet siya, tapos bigla siyang hihirit, tapos matatawa tayo. Sa sense na yun, ah, kasi sobrang natatawa talaga ako kahit si Brenda kung nasa ng bahay. Kahit anong sabihin niya, natatawa. Nag-volleyball din ba siya? Hindi siya masyado nagwa-volleyball, pero fan talaga siya ng volleyball. Ang kilala siya lahat ng mga players. So, kaya din kayo naging close, ano? Oo. So, yun yung mga conditions namin. Si Alexa! Okay, I would say Alexa would be si Z. Nurturing din kasi talaga si Alexa sa mga friends niya. Eh, di ba si Z din talaga para... Malaga din. May pagkamalaga din. Oo. Talagang one call away lang si Z. Si Angie ba? Si Angie. Sobrang curious niya kasi. Siguro I would say si Gemma. Si Angie. Kasi si Gemma, very curious siya in such a way naman na gusto niya pang mag-improve sa ano niya, sa craft niya, sa volleyball. So, lagi din siya magtatanong sa amin, paano ba to? Ano ba kailangan gawin, ate? Alaysa, anong pinakamahirap na na task o pinakamahirap na parte ng pagpasok ng bahay ni Kuya na talagang challenge ka? Kasi parang pag pinapanood ka namin, it feels like naglalaro ka lang, parang ang gaan-gaan mo, parang masaya mo lang, parang natural sa iyo doon sa loob. 'Di ba? Pero nahirapan ka ba at one point and what would that be? The hardest part is to go out there talaga because people know naman na I'm such a private person then I don't usually share stuff on social media. But in PBB, it's a total opposite talaga. It's 24/7 na makikita lang kung ano yung mga kalokohan na ginagawa ko sa loob ng bahay ni Kuya. So yun yung isa sa mga, yun talaga yung naging fear ko. Kaya ko ba talagang pumasok sa bahay ni Kuya? Aside from that, parang sinabi ko rin sa self ko, di ba Gretch, sabi ko talaga na gusto ko din makilala yung self ko. So ano natutunan mo sa sarili mo na bago? Natutunan ko talaga. Bukod sa mga skills na nakita namin sa'yo. Alam mo, natutunan ko talaga na buti na lang may volleyball. Kasi bakit? Hindi. Natutunan ko siguro sa sarili ko. Mas nalaman ko or naramdaman ko kung ano yung mga core values ko nung nasa loob ako ng bahay ni Kuya. Na parang mas na-strengthen siya. Siguro yung maging appreciative ka lang. Talagang parang you give parang kindness to everyone, you share positivity to everyone. Talaga yung mga little things also that matters. Parang yun yung mga things na sabi ko, parang
minsan nakakalimutan natin siya sa labas ng dito sa labas ng bahay. Tapos doon mo talaga siya makikita, mas na-appreciate ko siya na parang parang may kapalit din pala talaga, may reward din yung mga pagiging pagkakapakatoo at totoo mo din sa ibang tao kasi respeto din yung ibibigay sa'yo. So, respect talaga yan yung mga na-strengthen lalo sa akin. Bigyan ng ano yung pakiramdam na yun na bilang a private person ka tapos dito sa PBB nakita lahat ng galaw mo, narinig lahat ng sinasabi mo? When I was inside the house kasi hindi ko na siya inisip, hindi ko rin napapansin yung mga cameras. It's more of I think nag-focus ako to build new relationships inside the house. So, ha, pero curious lang ako, bakit ka natatakot mag-share? Parang kasi mahihiyain ka lang talaga o ayaw mo lang palaman sa mundo? Siguro kasi ever since naman wala pa tayong mga social media, hindi rin naman talaga tayo parang we want something na para sa sarili din natin. So hindi, nasanay lang din talaga tayo and dumating lang din talaga sa point na umabot din ako sa point din na nag-boom yung social media. Pero umabot din kasi ako sa point na, di ba, wala, halos wala tayo. Oo, pati yung love life mo nung college, di ka masyadong palakwento. Nakikita na lang namin, may bulaklak sa bed mo, ganun, may dalas yung bouquet, di ba, dati? Anyway, I don't know, siguro yun yung para sa sarili naman natin na ano, yun yung reward din natin sa sarili natin to keep that as private as possible. Syempre, hindi rin naman tayo yung nasa kabilang side para i-share din. At saka, minsan kasi talaga, wala din naman ako masishare, Gretch. Wala din ako ginagawa kundi mag-workout at mag-training. So, pare-pare. Kaya gusto ko lang sabihin sa'yo, Alyssa, parang I would like to refute that na wala kang masishare. Kasi nung nandun ka sa bahay, at tingin ko, maraming mag-agree with me. Nung nakita namin yung Alyssa Valdez na nag-open up to the world, ang sarap makita. Kaya minahal ka ng maraming fans lalo. Ito yung tunay na Alyssa Valdez na syempre glimpses lang nakikita ng mga tao online. Minsan, misunderstood pa nga si Alyssa eh. Diba? Parang pag hindi nagsasalita si Alyssa, akala ng mga tao ganito, ganyan. Pero dito nakita natin kung sino talaga siya. Sobrang proud kami as your friends. To see that side of you na nag-grow ka din, na nagbo-bloom ka din, di ba? Kahit kung paano di masinig. Siyempre, marami yung bagay gusto natin private lang din. Yes. Yung masasabi mo, napakahalaga din. May value yung sinasabi mo. Kaya, it's nice to see that side of you na bringing out ng Pinoy Big Brother house sa'yo. Totoo, kasi siguro yung makaka-appreciate lang din talaga, Gretch, di ba, would be your mga kaibigan din, mga friends din talaga. Kasi tayo din talaga yung mga kita off the court kung ano talaga, yung mga iyakan, mga lungkot dahil sa mga team. Siyempre, hindi naman natin sila hindi naman natin yung nilalabas din masyado. Minsan, pero ayaw na natin mag-explain masyado kasi, di ba? Di ba, ganun? Hindi, kasi ako, yun na nga, bilang ako nga si Samantha. Yup! Medyo ate-ate ako dito kay Alyssa, kaya yes, parang very protective ako. So, pagka inaaway siya, yung pakiramdam ko, teka lang, huwag niyo awayin si Alyssa. Oo, pero para sa'yo ba, sulit ba ang pagpasok mo sa bahay ni Kuya na wala ka ng ilang buwan sa training, sa normal schedule mo, sa volleyball, hindi mo nakausap si Kiefer? Sulit ba ang pagpasok mo? Sabi naman yung question na yun, Gretchen. Ho! Ha! Si Kuya ba to? Actually, si Kuya ka pala, hindi ka pala si... Ako si ate. Si ate. Alam mo, ang masasabi ko, wala akong regret siguro sa pagpasok ko na lang sa bahay ni Kuya. Just because ang dami talagang mga parang mga doubts, ang daming hindi mo alam talaga, i-expect mo, hindi mo makokontrol lahat ng bagay pagpasok mo. Pero at the end of the day, masasabi ko kahit anong nangyari, wala akong i-regret. May mga pagkukulang ako dahil hindi ako nakapag-training with my teammates, alam ko yon. And alam ko sa sarili ko, one of the things also na medyo nagsistruggle ako mentally naman siguro would be that. Kasi you know me, I want to always train and laging nasa volleyball. Doon talaga din ako isa sa mga nahihirapan sa loob ng bahay ni Kuya.
yun, not even talking to my family, to my loved ones, to Kiefer also, it was really a struggle. After ilang years of playing volleyball, this is really the first ever break I had. Na parang wala akong choice kundi hindi talaga mag-volleyball. So, hindi ko din siya masyado ni-regret kasi ang dami ko rin natutunan para sa set. I'm really grateful, yun lang yung sabi ko, I'm grateful sa opportunity na to dahil feeling ko pinagtibay naman din niya ako. Sa volleyball kasi pinagtibay ka niya bilang atleta talaga. Ito pinagtibay niya naman ako bilang tao na normal na tao naman. Kasi, bilang buong buhay mo naman kasi dinedicate mo rin sa volleyball. Parang alam mo yung masarap naman paminsan-minsan na maging normal, no? Nakakatawa din talaga. Doon ko rin mas appreciate talaga yung volleyball nung pumasok ako lalo. Because of this parang 3-month mahaba-haba din. Talagang bumalik sa akin lahat nung mga yung glimpse talaga kung bakit din ako nagpa-volleyball and yung purpose ko sa volleyball. Kumbaga naka-step out ka. Yes. Talagang nasakita ko siya ng perspective. So, mas para ka nag-retreat na din, ano? Alam mo, yan yung sabi ko talaga, Gretch. Para ako nag-retreat. Hindi siya silent retreat. Di ba, you did silent retreat. Sabi ko, ako talaga retreat. Talaga walang phone, walang kahit ano. So, ang dami mo talagang maiisip. So, yun yung exactly sinabi ko. Para siyang retreat para sa akin. Wala ka nakaaway doon, ano, sa bahay ni Kuya? Si Kuya. Again, yes! Balik bubble na kayo very soon sa cream line, di ba? Oo. Yes. Handa ka na ba? Yung confidence ko medyo. Kasi yung pa rin dumagdag doon, ano? Wala. Ang dumagdag ka pa na mukha hindi. Naniniwala kasi talaga ako, Gretch, na you have to be prepared talaga sa lahat ng mga, lalo na sa pagdating sa pag-training, paglalaro. So, since hindi ko siya feeling ko nakuha 100% din sa after ilang months, kaya naman ngayon, nagdo-double time ako before kami pumasok ng bubble. Kasi syempre, no excuses din talaga. But syempre, kailangan prevention nga is better than cure. So, kailangan talaga, condition ka din talaga. Condition ako, katawan ko. Kamusta? Tumalon-talon ka na ba dyan sa room? Ano, may talon ka pa ba? Okay pa naman? Meron kami yung plyo kasi. Plyometrics kami pag TTH. So, pag tumatalon talaga, parang titingin-tingin ka, baka medyo may matamaan ka. Sana mas makondition pa pagdating ng bubble. Okay, Alyssa, confirm or deny? Walang Alyssa sa unang PBL Open Conference? Deny. Hindi ko sure kung bakit nagkaroon ng ganun. It's really, I think, most people naman know din na my priority talaga is volleyball kahit anong mangyari. Okay, paano kung nagka-conflict ang national team sa Pinoy Big Brother? Hindi, alam talaga ng ano, ng lahat, even before din ako pumasok, I really told my management also, and ano, sa, na, syempre, andito ko, hindi rin naman ako makakapasok kung wala yung volleyball. So, priority ko din talaga, volleyball. So kung kunin ka ng national team, game na! Talk show! Paano yan? Hindi ka mananalo, big winner! Kung para sa atin naman talaga, feeling ko mag-call lahat sa place din yung... Teka, competitive ako. Dapat maging big winner ka. Andiyan ka na din. Ano ba yan? Hindi, pero feeling ko eventually, kung para sa atin talaga, talagang ma-align ang mga stars, hopefully. Ganito na lang, Alyssa. Bilang di natin masagot, no? Tanong na lang natin yung audience. Alyssa, big winner or national team? Please comment in the comment section down below. Kayo na lang po mag-decide. Oo, kayo mamili para maka-help sa discernment process ni Alyssa kung babalik ba siya sa loob ng bahay, di ba? Grabe, Gretch. Siyempre, alam mo na yun. Alam mo ba? Marami po kaming pinag-uusapan na hindi pwede pag-usapan dito. Okay, Alyssa. PBL, ang daming player movements, nag-trade-trade na yung mga teams. Yeah. Exciting, di ba?
Oo. Ano bang aabangan namin sa Creamline, and what are you excited for the most getting back into volleyball, getting back into the season? Exciting times talaga yung nangyayari sa volleyball community. Kasi for me, alam mo yun, yung mga punta ng mga iba't ibang players sa iba't ibang team. Siyempre, nagdadagdag din talaga siya ng excitement para sa, kunwari, sa team namin na Creamline. Kasi kami isa sa mga teams na nag-intact din siguro na hindi nagalaw. So hopefully, dali namin yon sa upcoming PBL as an advantage na magkakakilala talaga kami. Alisa, just in case lang, na pumasok ka sa bahay ni Kuya, sinong gusto mong pumalit sa'yo? Si Samantha siguro magta-try out sa Creamline. Nagpo-volleyball din ba siya? Natuto na siya dun sa loob ng bahay ni Kuya kasi kuya ng bola. Pero kahit sino naman po, pasensya na, Alisa, hindi ako nakapanood kasi ng 24/7 ng PBB. Pero napapanood ko yung mga viral highlights mo na yan, nagra-rap ka, nag-acting ka, and tsaka kung ano-ano mga kalokohang ginagawa mo. Ay, support naman tayo dyan. Oh my God. Sinong excited kang makaharap? Anong team? Oh! Okay, i-mention lang natin, no? Itong Petrogas players, nagpunta na sila ng Signal. Yung mga Santa Lucia players, nagpunta ng Petrogas. Tama ba? Tapos sa F2 si Z nandoon. Yeah! Pumunta na siya sa LaSalle side. Tapos, ano pa bang teams? Yung PLDT nag-re-rebuild din? Yeah. Oo, sino yung team ang excited kang makalaban? Cherry Tego pa pala, oo. Alam mo, interesting kasi nakaka-excite lahat ng teams makalaban kasi nga nag-iba yung core nila lahat. But definitely, isa sa mga excited talaga ako din would be syempre makalaban din. Syempre, andyan yung Cherry Tego din. Andyan din yung F2 kasi sila yung hindi natin nakasama nung last conference. So we're very excited to welcome them and sana mabigyan talaga natin sila ng napakagandang laro kasi syempre first time din nila na tayo makapagsama-sama talaga sa iisang liga. So very excited ako din sa F2. Anong sinabi ng magulang mo sa'yo paglabas mo ng bahay? Alam mo, ito talaga sinabi ng magulang ko. Sabi niya, bakit hindi mo alam kung kailan ilalagay ang patatas pag gumagawa ng adobo? Sabi ko talaga, oh my goodness. Sabi ko talaga, judge ko pa sa long run pagluluto. Oh, ako pa yung binigyan ng task ni Kuya. Tapos tawang-tawa talaga yung parents ko. Sabi niya, ba't hindi mo alam kung kailan ilalagay yung patatas? Sabi ko, hindi ko naman talaga alam. So, sorry, pasensya na. Gusto ko lang din aminin na hindi ko lang din alam yun. Na busy po kami sa training. So, yun lang yung isa sa mga sinabi sa akin ng parents ko. Sabi niya, ba't di mo alam kung saan, kailan ilalagay yung patatas? Oh, pero grabe. Ano ba, proud ba sila sa'yo dun sa pagpasok mo sa bahay ni Kuya? Ah, nung nalaman nila na ini-invite ka dito, they encourage you to come in? And ano yung sinabi nila sa'yo after? Alam mo, yung parents ko naman talaga, very supportive talaga. And if they feel like I wanna do it, they would support me. Isa lang ang sinabi nila sa akin bago ako pumasok. Sabi lang talaga nila, mag-enjoy ako. Aww. Yun lang. Kaya naman talaga, nasobrahan naman sa pag-i-enjoy. Ang cute ng parents mo always. Hello po, tito, tita. Yeah. Love you. Napakabait ng mga magulang ni Alisa. Talagang napakasimple, very humble. Kaya naman din nakapagtataka na yan ang anak nila, si Alisa Valdez, di ba? Naging bunga. Oo. Hindi ko lang din alam kung pati yung sa singing and acting and dancing, eh naman, naman sa kanila. Sino ba responsible po doon? Alam po natin, yung pagluluto, hindi na kala nanay. Oo. Ano na yun? Wala tayo sa bahay para mag-alaman. Okay, Alisa! Yes. Fast talk tayo ng konti. Oh my goodness. Alam mo na to, mabilisang pagsagot sa tanong. Okay, simulan na natin. Number one, PBB house or volleyball court? Oh my goodness. Kuya, I love you, but volleyball court. Favorite housemate? Sam! Pag hindi heartstrong phenom from Batangas ang iyong moniker, anong ibibigay mo sa sarili mo? Ang rapper ng Batangas. Wow! Wow! Inown na, inown! Okay, gusto mong makasama sa bahay ni Kuya?
na hindi teammate mo? My dog. Yung mga aso. Gusto mong maging teammate sa loob ng volleyball court mula sa PBB house? Sa championship game. Si Ate Brenda. Lai, ang dami mo ng skills. Singing, dancing, acting, or rapping? Choose one. Choose one? Ang hirap kasi magaling ako sa lahat. Pero... Wow. Siguro rapping. Kailangan ko pa i-polish ng konting rapping na lang. Toro. Nakakahiya talaga to. May balak ba mag-artista si Alyza Valdez? Kayo na po ang sumagot nun kasi nakita nyo talaga kung ano yung kakayanan ko. So, sa volleyball court tayo, magkita-kita guys. Eto, favorite PBB host? Okay, leave. Wait lang. Charo! Ano? Edway. Edway? Okay. I would say Tony Gonzaga, si Ate Tony. Kasi... I think very iconic and very isa rin siya sa mga parang when you hear PBB, si Ate Tony rin yung isa sa mga una mong maiisip na host. Anong nami-miss mo kay Kiefer? Aww. All the little things that ano ginagawa niya para sa akin and sa dog. Wala ba siyang ano secret message sa'yo na pinadala nung nandun ka? Ano ka ba may pinalabas Gretch na habang naka-freeze kami, nagsasalita si Keith. Eh, bawal kami gumalaw or anything. Mm-hmm. Tapos, yun, nakakaiyak. Ganun pala ano sabi niya? Sabi niya, pinarinig din sa akin, pinakita ni Kuya. Parang, i-enjoy ko and madami ka napapasaya dito sa labas. Aww. Namimiss na nila. So, yun. Grabe yung iyak ko nun. Kasi nga, ganun pala yung feeling. Siyempre, walang communication or tagal na hindi nakakapag-usap. So, ayun. Una mong ginawa paglabas mo ng bahay ni Kuya? Oh. Una. Sumigaw ako kasi wala na akong lapel. Aral na natutunan mo sa PBB na hindi mo natutunan sa volleyball? I think isa sa mga natutunan ko would be, syempre may mga weaknesses talaga tayo. May mga pagkukulang tayo. Like as a volleyball player, hindi din talaga tayo perfect. Pero yun yung nakakapag-buo din sa atin and nakakapag-giging unique din tayo as a human person, as a human being. So, appreciating yun your weaknesses. Yun talaga. Oh, ano, ang ganda. Grabe yung pag-appreciate ko sa weakness ko. Weaknesses. Hindi kasi ano eh, sa volleyball court parang yun din nung parang isa rin sa mga realization ko yan. Pag atleta ka kasi bawal kang maging mahina, 'di ba? Parang kailangan lagi kang strong, lagi kang panalo, lagi kang palaban. Pero dito, yun yung na-realize mo. Oo, sa loob ng bahay talaga. Kasi feeling ko yun din yung mga weaknesses mo rin na yun. Kailangan mo i-embrace. Ano yung weakness mo? Yung mga pagkanta-kanta ko pa, lahat. Kasi, compare mo talaga yung self mo naman talaga sa mga ibang housemates. Sa, ang galing nila mga artista, mga singer. Teka, kanina strength yun. Ngayon, naging weakness na. Sa totoo lang, yung confidence ko yung strength, pero yung weakness ko, yung mga skills na yun. Pero yun, makikita mo talaga na wala talaga Gretch eh. Volleyball na lang po tayo. Oo, talaga naman. Balik volleyball na lang. Yun yung masasabi ko talaga sa sarili ko. Okay, last question. Fill in the blanks. Oh. Alyza after PBB is blank. Alyza after PBB is more open. More open. Wow. To the world. Hopefully. Hindi ko rin siya. More open Nako. Sa lahat. Ng opportunity sa lahat ng mga bagay and sa lahat ng mga hamon na ibibigay sa atin ng buhay. Naka-encounter ako ng mga tao outside of sports. And I really thought na mag-iba yung magiging experience ko. Pero doon ko napatunayan na talagang alam mo yung parehas lang yung mga matututunan mo din sa mga tao. Kaya I'm very happy to know that talaga, to discover. Kaya you can that. Let your guard down. Yes. As in, parang, as Alyza. Ang ganda. Nakaka-excite. Well, as your friend, I'm very proud of you. Kasi sabi ko nga, tinext niya kita, diba? Sobrang proud ko sa'yo.
you made us all proud ng alam naman namin kasi napakabait nitong si Aliza. At it's nice to see you grow. It's nice to see you open up to the world. And ang masasabi ko lang, simula lang ito ng bagong chapter ng buhay mo. Ang sarap din, no, na to be vulnerable and to let people in a little bit into your life. That's one thing na we've never done. Ako, sa labas, as an, yung pagiging athlete, parang yun nga, dapat lagi kang matibay. Mm-hmm. Pero sa loob, siguro yun yung napakadaming beses ko umiyak. Never kong nagawa sa labas. And it's not being weak talaga. It's just that you have feelings, you have emotions mm-hmm. na sometimes nasusuppress din natin. Pero kailangan pala natin siyang malabas. And parang kahit pa paano, natulungan talaga ako ng PBB to realize that na huwag natin i-escape or huwag mm-hmm. natin kayaan na pinapalipas natin. Dapat pinapakiramdaman natin at nararamdaman natin yung mga bagay-bagay. So, yun din yung isa sa mga things na natutunan ko talaga. And seeing you now, the person that you are now, masasabi ko para sa'yo, Aliza, sagot sa tanong ko kanina, sulit yes? ang pagpasok mo sa loob ng dahil nag-grow ka, napakahalaga nung learning na nakuha mo dyan sa loob. And excited ako na makita ka pa mag-grow even further. At marami pang mga skills ang malabas sa katawan mo. Baka more than rapping, may iba ka pa palang calling, ano? Tingin ko acting bagay sa'yo. Makita kita. Sa maalaala mo kaya. Grabe. Hindi, baka pwede kang gumanap na parang Heidelin Diaz, ganon. Kala ko, pwede akong gumanap na props dun sa set. Congratulations ulit sa PBB stint. And kami naman mga teammate mo, we all just want the best for you and we're excited to see you back on the volleyball court. San ka ba namin aabangan next? May mga bago ba? Project or any future plans? First of all, Gretch, I just really want to thank all the people talaga na sumabay-bay sa journey ko po sa PBB. Maraming salamat. Sana po nag-enjoy din kayo and sana natuwa po kayo sa mga napanood nyo sa amin. And to my family talaga, guys, din sa mga supporters, to the Ravenna family mm-hmm. din na silently, they've been really supporting me inside the house. Sila Kia, sila Tita Moose, sina Dan, Tito Bong, 3D, thank you so much. And to the Alifinity na, alam mo yun, sa volleyball court lang nila ako nakikita, pero talagang hanggang sa PBB, sinuporta nila ako. Sa mga Team Kiefer, T-Fly also, maraming salamat. And may na nakakatuwa ang Gretch, isa sa mga takeaways ko din dito, talagang may mabubuo kang pamilya, hindi lang sa loob ng bahay, pati sa labas. So may isa na tayo na buo ulit na pamilya na Samlay, na natang andyan. So maraming salamat. May dagdag pa! May dagdag pa sa pala! Fan group! Oo! May fan group! And then, talaga sumusuporta sila, natuwa sila sa parang friendship. Meron, pwede palang magkaroon ng relationship din na ganun sa loob ng bahay. Nakakatuwa. Diba? And aabangan nila ako, Gretch, syempre sa malapit na po ang PBL, first conference. So, magkita-kita po tayo dyan. Syempre, I'll be playing for Green Line Pool Smashers. Mm-hmm. And as of now, yun din po yung priority ko talaga to give all the support naman na binigay sa akin ng Team 9 na talagang i-represent ang team din. Hopefully, and yun, mabigyan natin ng magandang laban lahat ng mga teams dito sa PBL. And aside from that, you can just follow me on my social media accounts para po sa mga ibang interviews na pwede niya rin po mapanood kung gusto niya lang din akong pagtawanan. Naka, Inday Padiday, mukhang nasanay na to sa hosting. O, tinan mo, Ayan, na, iba na yung confidence na nakikita ko. Dati nagsisimula lang tayo mahiyaing ka pa, pero grabe talaga yung growth mo and we're very, very proud of you. Thank you so much again and congratulations. Thank you. Thanks for having me here. Welcome back to the outside world and more importantly, welcome back to the volleyball court. Aliza Barber.